Ako ganito lang, meron lang akong sasabihin sa inyo. Eto, tayo-tayo lang ha. 4,500 lang naman eh. Pero sasabihin ko yan pag nag 2,000 likes na. Meron akong sasabihin malupit. Pag nag 2,000 likes na. Mag-like naman kayo. Hindi na, libre naman ho. 4,500 nanonood, kailangan maging man lang 2,000 likes man lang. Yan na. Panat ba'y pabiting ka naman? Archie De Rojas, maraming salamat. Marcos Booking. Ay, grabe naman. Ayoy, 2,000 na, palakpakan. Yan naman ang gusto ko sa inyo. Mahilig kayo sa Marites, ha? Eto lang, ah. May sasabihin ako. Ah, eto. Atin-atin na lang ito. Konti lang naman ho tayo nanonood dito. 4,500 naman. Ah. Meron akong nakausap na napakataas na opisyal. Mataas na mataas talaga. Sobrang taas. Sa sobrang taas niya, nakamiting ko to nung mga nakaraang buwan. Hindi ko sasabihin kung sino, ha? Baka mamaya mahulaan ninyo. Ah. Hindi ko sasabihin. Basta nakamiting ko itong nung Disyembre. Ah, Disyembre. Yung mga nandito na nung Disyembre, alam niya na yan. Bye, Carl Rosaldo. Maraming salamat, ha. Hello sa mahal kong kawork na si Jess, pero di ako love. Ay, grabe naman yun. Nakamiting ko ito, ha? As. Tapos, napag-usapan namin yung... Ang kapal nga ng mukha ko, eh. Kasi di mo na ako bugado, nakingilam ako, eh. Yung usapin patungkol sa DQ ni Bongbong Marcos. Ah, tinanong ko sa kanya. Boss? Sir? Mister? Sir? Anong masasabi ninyo tungkol sa DQ ni Bongbong Marcos? Eto, nagulat ako, nalaglag ako sa upuan ko. Walang biro ito. Nalaglag ako sa upuan ko, sabi niya. Dali. Dali lang. Baka mamaya magaya ko yung boses eh. Sabi lang. Bobo na lang ang Comelec kung hindi nila i-DQ. Yun ang opinion niya. Hindi ko na sasabihin kung sino ito. Yun ang sabi niya sa akin. Ano clue? Ang clue is abogado din ito. Sabi niya sa akin, Boss, ano po ang opinion ninyo pag patungkulo dito sa DQ ni Marcos? Bobo na lang ang Comelec pag hindi yan na DQ. Ah, hindi ko na sasabihin na, basta abogado ito eh. Nagulat ako nung sinabi ko, yung sinabi nila. Laglag ako sa upuan ko eh. Sabi ko, di nga. Ay, sus. Council ng partido ni Marcos, ang Partido Federal ng Pilipinas, sinabi ni Attorney George Briones na illegal ang paglalabas ni Guanzon ng kanyang boto na i-disqualify si Marcos. Ay, wala akong ginagayang boses. Boses ko lang talaga yon. Huwag kayong mga judgmental, makaano naman kayo. Aniyay maagang paglalabas ng opinion ni Guanzon, dapat daw itong ma-disbar at maalisan ang retirement benefits at pensyon. Dagdag pa ni Briones, ang ginawa raw ni Guanzon ay naglagay ng pagdududa sa kanyang kapwa commissioner gamit ang double hearsay at chismis at dapat daw itong kondenahin ng Korte Suprema. Nagpapakita raw ito ng umunoy undue interest ni Guanzon sa kaso. Nanawagan din si Briones sa Comelec and Bank na magsagawa ng administrative investigation kay Guanzon bago i-release ang retirement benefits nito. Sa online program ng GMA na The Bangas Interviews, sinagot ni Guanzon si Briones. Mag-aaral nga kayo. Huwag niyo akong takot-takutin ng disbarment, ha, at pwede akong magtanim ng tubo kung hindi ako makapractice. Sa isang tweet, sinabi ni Guanzon na alam ba raw kaya ni Marcos na pinagbabantaan siya ng Partido Federal ng Pilipinas habang pending pa ang kanyang kaso? Baka raw i-contempt niya sila at ipakulong sa Manila City Jail. Hinamon alam ni mo, Guanzon madam, si Briones ng debate. Congressman Rowena Guanzon, ha? Huwag nyo na lang ipakulong sa Manila City Jail. Ipakulong nyo na lang sa Manila Zoo pag magsama-sama ang mga animal doon. Hindi, di ba?
Anyway, sabi naman ni Yorme, 'di ba? Ang sabi naman niya, kulang pa ng animal doon sa Manila Zoo. Di ipasok na doon yung mga iba pang animal. TV, kumasa naman si Briones. Pero kalaunan, sinabi nito na hindi na niya tatanggapin ang imbitasyon sa debate dahil sinabi na ni Guanzon na pareho sila ng kinabibilangang fraternity at meron daw silang code of action na magrespetuhan. Sa aming paghingi sa kanila ng reaksyon, sinabi ng kampo ni Marcos na hihintayin muna nila ang desisyon ng first debate. Hoy, huwag kayong assuming! Huwag kayo assuming, wala akong sinasabing klong, sinasabi ko lang, abogado, kasi nga, tinatanong ko yung tungkol dun sa case. Sabi ko, bilang abogado, ano masasabi niyo, boss, patungkol ho dito sa DQ ni Bongbong Marcos? Sabi niya, bilang abogado? Oo, kinasagot ko lang, bilang abogado, bubo na lang ang... Yun ang pagkasabi niya sa akin. Hanggat wala... Si Rastaman yan. Para yun, speculative ang anumang statement. Sandra Aguinaldo, nakatuto, 24 oras. Ayun. Hindi natutulog ang mga... Ayun, ata. Sumagot naman si... Bigyan natin ng panig si ano, si Commissioner Amy Ferolino. Bigyan naman natin ng panig siya. Ano naman ang sinabi niya, sagot niya? Sinagot ng ponente ng kaso at Comedy Commissioner Amy Ferolino ang mga akusasyon ni Guanzon sa kanyang liham sa chairman ng komisyon. Anya, wala raw ang due delay sa pagresolba sa kaso. Tinawag din niyang nakakakilabot ang pag-draft ni Guanzon ng opinyon kayong wala pa isinusumiting resolusyon ang ponensya. Yan ang tinutukan ni Joseph Moro. Isang mapapagkatiwala ang source ang nagbigay ng sulat na ito ni COMELEC Commissioner Amy Ferolino kay COMELEC Chairman Sharif Abbas. Sinasagot ang mga akusasyon ni COMELEC First Division Presiding Commissioner Rowena Guanzon na umano'y delay sa paglabas ng desisyon sa disqualification case laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos. Sa liham, tinawag ni Ferolino na appalling o nakakakilabot na nakapag-draft na si Guanzon ng opinyon. Gayong wala- as well, maraming salamat. Mabuti na lang nagka-COVID ako at sa bayan ko YouTube, si Banat Bay at Kutz Uli. Very informative. Thank you very much sa Sir Rick Azuelo. At ang isinusunod yung resolusyon ng ponensya at lahat daw ng records ay nasa kanya. Naglabas pa raw ng memorandum si Guanzon na isinasama ang kanyang separate opinion sa isang resolusyong hindi pa nailalabas. Salamat po. Sabi ni Ferolino, maliwanag daw sa kanya na iniimpluwensyahan siya ni Guanzon at sinisikap na pumanig sa kanya. Pero hindi raw siya katulad ni Guanzon. Ano? Malayo raw. Ayaw. Ang pagbubulgar daw ni Guanzon na siya ang ponente ng kaso ay nagbubukas sa kanya sa posibleng pressure mula sa iba't ibang personalidad at organisasyon at naglalagay sa kanya sa panganib. Sa reklamo ni Guanzon na inkomunikado si Ferolino, sinabi ni Ferolino na dati daw bilang respeto, cordial at civil siya kay Guanzon kahit may mga alanganin itong mga mensahe sa kanya. Pero nito, sabi daw ni COMELEC Amy Ferolino, medyo noona mabait pa daw siya kay ano, mabait pa daw yung mga reply niya kay Guanzon. Pero si Guanzon daw medyo hindi na maganda yung mga text kaya medyo naiinis na siya. Hindi naman ganun. Parang ganun lang. So I stop entertaining her because she has taken away from me and my privacy and peace. Mga nakarang araw daw, kinailangan na niyang limitahan ang kanyang kabaitan at tigilan ang pagpansin dito dahil nawala na raw ang kanyang privacy at peace. Iyon. Paglilinaw ni Ferolino, wala daw undue delay sa pagresolba sa kaso. Ayan. Sabi ni Ferolino, walang kasunduan ang mga commissioner ng 1st Division na sa January 17 lalabas ang desisyon. Si Guanzon lamang daw ang nagset ng petsa at itinakda o inimpose sa kanila ni Commissioner Marlon Cosquejo. Inanunsyo pa daw ni Guanzon sa Twitter ang petsa at Twitter pa daw at hindi mga commissioner ang unang nakaalam nito. Paliwanag ni Ferolino, matapos ang preliminary conference on January 7, nagpositibo sa COVID ang kanilang abogado na... So, sinasabi niya na kesyo daw, di ba si Guanzon lang daw yung nagsabi na ilalabas ng January 17. Ang nauna pa nga daw nakaalam ay Twitter. Okay? Yung iba naman, ito, mga hirit na ganito. Guanzon is yellow, true and true. Appointee siya ni Cory at Pinoy. Si Amy Ferolino ay appointee ni Pangulong Duterte. So Duterte siya. Pagpasensyaan nyo na ho, ah. Medyo yung ganyang klaseng kaisipan, hindi ho pinapatulan yan sa aming channel. Sa channel na ito,
hindi ho mababaw ang channel na ito na dilawang ka, pulahang ka, DDS ka, ganito ka, pinkihang ka. Dito sa channel na ito, kami po ay we are past diyan sa mga kababawan na immaturity logic. Na dilawang ka eh, pinggihang ka, ulahang ka, tapos na ho kami dyan. Ah, so issue-based kami dito, issue-based. Ah, hindi ho yung ganyan, hindi ho ganyan dito. Kasayin sa kaso noong January 12, imposible raw na makapaglabas ng isang well-reviewed draft ng resolusyon sa loob ng 3 araw. Hindi raw niya kayang isang... So sabi niya, hindi daw kakayanin ina in 3 days. Ah, at ayaw niya naman din na ano, kasi kakatapos... 17 nagsimula yung COVID o whatsoever. So hindi daw kakayanin na in 3 days mailabas yung resolusyon, no? Whatsoever, ha? Bisyo ang kalusugan ng kanyang staff na nagka-COVID. Hindi raw undue delay na may tuturing kung wala pang resolusyon 12 araw pagkatapos ng huling pleading. Sabi ni Ferolino, ang 15 days daw para isulat ng ponensya ang resolusyon ay para sa isang kaso lamang at hindi sa mga consolidated. So ang palusot ang ang reasoning ni Ferolino, para sa isang case, mabilis na yung 15 days. Okay? Eh, nagkataon daw marami, complex and highly rated case yung kay Bongbong Marcos. So, hindi kakayanin na 15 days. Meron niyang sinabi si Dada dyan eh. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may bakyaw, ganun. Hindi, joke. Case tulad ng kay Marcos. 3 kaso ang consolidated sa First Division. Ani Ferolino, may sapat na panahon pa raw para makapagsulat ng isang patas na resolusyon sa isang komplikado at highly rated na kaso. Kung may delay daw, ito raw yung sa pagtatakda ng preliminary conference pero hindi raw ito naiset agad dahil inadjust ito para sa pagdating ni Guanzon sa Maynila. Ang nangyari daw ay hindi undue delay, kundi... Ayun na naman, may sasisel pa ulit-ulit. Eh ano hong pakialam namin kung si Ferolino ay Duterte appointee? Ibig mo bang sabihin lahat ng desisyon niya ay dinidiktahan ni Pangulong Duterte? Hindi o, pakisagot o, may sasisel. Papatulang kita. Ibig bang sabihin noon lahat? So sinasabi mo na nadidiktahan yung Comelec Commissioner. Sinasabi mo na nadidiktahan ni Pangulong Duterte yan. Ganun ho ba, madam? Kasi kung ganun o... Para mo sinasabing wala akong kalayaan itong mga commissioner natin. Ganun ho ba yun? Eh kung ganun pala, edi dapat matagal nang... Ayaw nga ni Pangulong Duterte, di ba si Bongbong Marcos? Oh. Edi sana pinadikin nyo na yan. Oh. Isa ba, may sasi, dagdagan mo pa yung sagot mo. Para talaga magkaalaman kung anong level lang meron tayo. Renon SD Mix Vlog, salamat po ah. To rush o pagmamadali. Hindi lamang daw petsa ang ipinipilit sa kanya ni Guanzon, kundi sinabihan din siyang... Relax po ako. Adapt ang opinion ni Guanzon. Inilihat kahapon ni Guanzon na ang boto niya ay para i-disqualify si Marcos. Ayon sa mga pagkati, wala ang source, walang self-imposed deadline. Si Comelec Commissioner Amy Ferolino kung kailan lalabas ang desisyon. Hindi, alam niyo kung bakit ko pinopoint out to. Ito ang appointee. Kasi naiinis ako doon sa mga nagtatanggol. Yan ang lagi nilang nire-reason. Dilawan to si Guanzon. Appointee ni Presidente. Hindi kayo nabibuisit sa kababawan na reasoning na yun? So para nyo sinasabi, pinakikialaman to ni Pangulong Duterte? Ganun ang tingin nyo kay Pangulong Duterte? Hello? Sorry pero binabastos nyo si Pangulong Duterte? Ganun lang kasimple ho yun. Kung ang tingin nyo dito ay pinakikialaman ito ni Pangulong Duterte dahil appointee niya yun, pambabastos yun sa Pangulo namin. Hindi ganyan si Pangulong Duterte. Sa kaso, laban kay presidential aspirant Bongbong Marcos.
Sa pagsusulat daw ng resolusyon, sinisiguro lamang niya na hindi malalagay sa alanganin ng COMELEC at mabigyan ito ng respetong nararapat. Hiningi rin ni Ferolino kay Chairman Abbas na i-review ang ginawang pagharap ni Guanzon sa media at ipinaalala ang sub-judicial rule. Ito yung kung saan ipinagbabawal ang pagtalakay sa isang kasong nililitis pa. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras. Hinihintay naman ni Commissioner Rowena Guanzon na mabigyan siya ng kopya ng liham ni Ferolino. Dapat daw ay padalhan din ang kanyang opisina ng sulat na ito para masagot niya raw ito ng mahusay. Dapat din... Alam mo, ito lang sasabihin ko sa inyo. Si Pangulong Duterte, hindi ho yan marunong mangi-ilam pagdating ho sa mga ganyang bagay. Alam nyo, kung mangingi-ilam at mangingi-ilam lang si Pangulong Duterte, I'm telling you, matagal na siguradong DQ to si Bongbong. Ayaw niya dun eh. Ilang beses niyang sinabi in public na ayaw niya. Ayaw niya. In public niya sinasabi yan ha. Narinig niyo naman sa interview natin yan. Tapos inulit niya pa. And personally, ilang beses kong narinig sa bibig niya na ayaw niya talaga. So kung nangingi-ilam to si Pangulong Duterte pagdating sa DQ case ni Bongbong Marcos, matagal ng DQ si Bongbong. Hindi, ako nire-respeto ko si Pangulong Duterte dahil sobra hong hindi yan nakikialam at may abogado ho yan, alam niya, hindi ho yan tatawag, sasabihin niya, ay, adi niya ito, adi kaya niya ito. Hindi ganun yan. Ang babaw ng tingin ninyo kay Pangulong Duterte. Ikaw masagot ang tanong kung kailan ilalabas ang resolusyon ng ponensya. Dahil yun na lamang naman daw ang pinagdidiskusyonan sa ngayon. Kung inilabas na raw sana ni Ferolino ang resolusyon, ay tapos na ang usapan. Ayun, tama naman siya dito eh. Inalabas na... Bakit hindi ilabas na lang? Tapos na usapan. Ang tagal na nito eh. Ba ninyo, Commissioner Ferolino, ang inyong resolusyon, ang ponensya, bago ako mag-retire? Kasi yun lang naman ang pinag-didiskusyonan natin dito eh. Kung ilabas mo na ba yan, di wala na sana tayong ano, pinag-uusapan dito. Ayan. At ang sabi nga niya sa isang interview niya na hindi ko lang mailabas ho dito, ang sinasabi lang ho ni Comelec Guanzon, sinasabi niya, whether you are for o hindi, wala na sa akin yun. Kung gusto mo i-DQ o kung hindi mo gusto i-DQ, wala na sa akin yun. Ang importante, mailabas ito. Yun ang ano. Alam mo, ito lang ha. Ito lang, sa tingin ko lang ha. Sa tingin ko lang po, may naaamoy ako eh. Kasi remember, tatlo sila dito. Tatlo sila. Tatlo. Sabi ko nga eh, kung ang desisyon ay DQ si, ay hindi DQ, sorry, hindi i-DQ si Marcos, isipin nyo na ito mabuti ha. Bakit kailangang lumabas ni Guanzon? Diba? Eh di mapapahiya lang siya. Bakit? Remember, majority. So, halimbawa lang ha. Halimbawa lang. Ang desisyon ng dalawang commissioner eh hindi i-DQ si Marcos. Bakit lumabas si Guanzon na sinasabi niya DQ? Una, sobrang inalagay niya yung sarili niya sa alanganin. Alanganin! Pangalawa, so tuloy-tuloy na si Bongbong Marcos. Sigurado sa tingin ng iba, perception ng iba, mananalo na. Pag-retire mo, delicates ka. Oh, 'di ba? Wala siyang magigain. Wala siyang at what the same time wala din siyang malulus. So sa akin, ang iniisip ko talaga, this is something about prinsipyo. Siguro lang. Nakita ni Madam ni Kong Guanzon na talagang sandali, napakalabo nito. Napakalabong hindi DQ ito. So kailangan lumabas at sabihin ng totoo. Yun ang sa tingin ko ha, yun ang sa tingin ko. Ngayon, ang point dito, bakit tinatagalan? Eh yun na nga eh, isa lang ang reason. Gustong mag-retire si Guanzon. Diba? Yun lang o yun. Gusto nilang iparetire rin si Guanzon.
Sabi dito, tama ah. Tama naman 'yan, 'di ba? Sabi dito, sabi daw ni Marcoleta, wala naman daw deadline. Oo, tama naman. Totoo naman walang deadline. Kaya lang ho, sabi nung isa pang may in-interview kasi. Remember si Kong Marcoleta, alam naman natin, di ba? Pero may isang commissioner na dating commissioner na in-interview. Ang sabi nung commissioner dito, pag bang may mga ganyang instances na may isang pinag-uusapang kaso tapos may magre-retire na commissioner na kasama dun sa kaso, ano ho ba ang usual na ginagawa ng COMELEC? Alam mo ko ano sagot nung dating commissioner? Ang usual na ginagawa ng COMELEC pag merong magre-retire na commissioner, pinipilit tapusin yung kaso na yon bago mag-retire yung commissioner. Bakit? Kasi nga, uulit na naman. I-review na naman ng bagong appointee yung kaso. So tatagal na naman. So ang gawain daw sa loob ng COMELEC, according to this former commissioner, pag alam na nilang merong magre-retire, tapos involved dun sa certain case na yon, hinahabol nila na bago mag-retire, kailangan matapos. Yun daw ang standard na ginagawa dyan sa loob ng COMELEC. The same thing na sinasabi ngayon nito ni COMELEC Guanzon. Magre-retire siya. So dapat tapusin na ito. Hindi naman daw mahirap na kaso ito para tapusin. Yun ang sinasabi. Kaya nga hindi yun yung hindi natin maintindihan. Ito na nga lang eh. Ito, makinig kayo. Inamin naman mismo ni Commissioner Aimee Ferolino, the cause of delay is because of the COVID. Tama, mali. Na nagka-COVID yung staff niya, staff yung abogado nag-handle ng case na ito. Tama naman. So alam niya na kailangan talagang matapos ito. Gets nyo? Kaya lang, may reason sila na nagka-COVID. Kaya nga inantay ni Guanzon yung 10 days para wala nang reason. Hindi siya nagreklamo before the 10 days. Nagreklamo na lang siya eksaktong 10 days from 17, so kahapon yun, 27. Doon na siya nagreklamo. Ngayon, may mga ilang araw pa. Diba? Ibig sabihin, may araw pa. Ilang araw pa yun. Ngayon, Friday, Monday, Tuesday. Wednesday ang 2 eh. So ibig sabihin po, dapat may labas na talaga. Sorry. Sabi dito, I think gusto lang niya mag-retire na tapos na siya kasi sabi niya, the end up naman niya Supreme Court. Bakit ayaw pa kasing tapusin na maiakyat na sa Supreme Court? Total doon naman ang ending. Kasi nga ho, ha? Sa tingin ko lang ha, hindi ko alam. As much kasi alam nyo, ito, magtanong ko kayo sa abogado. Magtanong ko kayo sa ibang abogado, ha? Bakit ho ba dinidelay ng dinidelay ang kaso? Tanong nyo sa mga abogadong kakilala ninyo. Bakit lagi nilang dinidelay, lagi silang humihingi sa korte ng extension? Kasi much delay kailangan yan para may mga himala pang nangyayari. Na more time, sabi nga sa negotiation, it's buying time. Ibig sabihin, may konti pang negosyasyon na gaganap. Diba? Ganun lamang po kasimple ho yun. Yun yung sinasabi ni Guanzon. Kaya sana, matapos na ito.